Okay, ito problema natin na lahat lumalaki ang bilbil, lalo na above 40 years old, above 50, ang hirap na magtanggal ng bilbil. Oo, explain natin ha. So, meron tayong, pag ito ang tiyan natin, merong subcutaneous fat, yung fat na nasa labas ng muscle. Actually, okay lang itong subcutaneous fat eh. Ang masama, yung taba na nag-accumulate dito sa loob ng tiyan natin, sa loob ng muscle, visceral fat. Nakapatong yan sa organs natin, sa large intestine, sa small intestine. Ito yung nagkokos ng maraming sakit, high blood, heart attack, stroke. Kaya mas maganda mabawasan natin yung taba. Kung talagang nagkakaedad na, hindi na natin mababawasan yung taba dahil sa maraming factors, explain ko, pwede naman maging fat and fit eh. Kahit gaano kayo kataba, the more you exercise, the more you build muscle, may tulong na yan. Kasi kung marami tayong muscle, mas mababurn natin yung kinakain natin. Kasi pag kumain tayo, may muscle tayo kahit papano, hindi tayo gagamitin ng muscle yung kinain natin. Pero kung puro lang tayo taba, wala tayong muscle, eh lalo tayong tataba. So basically, siyempre alam naman natin yung healthy diet, explain ko mamaya. More exercise, more walking para ma-burn mo yung calories. Kailangan talaga may konting weights eh. Pag nagkakaedad, kahit gumamit lang kayo ng 2 pounds, 3 pounds, basta kahit konti-konti lang, may konting bigat, may konting weights para hindi lang lumaylay itong mga, di ba, dito lumalaylay. Kasi nawawala ng muscle eh. Kaya nagkakacellulite eh, yung pati dito sa puwet, lumalaylay, yung breast, pati dito. Kasi nga lumiliit tayo. More water, napakahalaga. Okay? Imbis na soft drinks, tubig. Nakakataba ang mga matatamis na favorite drinks ninyo. Tulog, maganda ang tulog. Napakahalaga. Explain ko isa-isa. Yung sugar talaga ang babawasan. Di ba? Mas maraming matatamis, maalat, mas masama. Pwede kumain ng breakfast. O, ang payo nga natin, sa breakfast, mas kakain tayo para may energy tayo mag-exercise, gumalaw-galaw, magtrabaho. Pag tanghali, sige, normal lang kain. Pero pag gabi na, huwag tayong lalamon sa gabi. Kasi sa gabi matutulog ka na eh. Sayang. Sa gabi dapat pinakakonti ang kakainin mo kasi itutulog mo na siya. Diba? So yan yung mga basic tips. Merong mga a few exercises. Merong iba dito pwede pang senior. Yung iba hindi ko pinapayo sa senior. Ang pwede lang sa senior, yung mga crunch lang, yung mga ganun lang, crunch. Pwede rin yung ganito, tinataas-taas yung paa. Itong cat and camel, pwede rin to sa senior. Yan, no? Yung binibend yung likod, tapos binababa, tinataas-taas para lumambot yung likod. Itong ganitong scissor exercise, pwede na siguro, pero dahan-dahan lang. Itong lunch, hindi ko pinapayo sa senior, okay? Kahit sa mga above 50. Kung malakas ka talaga, fit ka, kaya mo tong lunge. Pero mas gusto ko pa yung squat eh. Sa experience ko kasi ang squat, dalawang paa yun eh. Diba? Dalawang paa pa ng squat ka. Itong lunge, yung bigat mo malalagay sa isang paa eh. Meron akong kilala na nabali yung tuhod, nabali yung hips na operahan. Lalo na kung overweight ka, hindi kakayanin ng isa. Kaya dapat hinay-hinay lang dyan. Ha? Lalo na kung hindi kayo fit. Itong mga exercise, itong mga pa-twist-twist, may tulong yan. Ito yan, mga twisting, oh. Para ma-burn din yung calories. Okay, mga 10 times, pwede yan. Crunches, kung bago pa lang, siguro, hindi mo kailangan ng full sit-up, eh. Ayaw nila ngayon ng full sit-up, eh. Masama daw sa likod. So, kahit crunch lang, mga 2 seconds, or ako, ginagawa ko mga 8 seconds, every other day, 8 seconds, para tumigas-tigas yung tiyan natin. Kahit medyo may taba, basta may muscle, may tulong na po yan. Ano ang masama sa belly fat? Ayan, oh. Pag malaki talaga tiyan natin, mapapansin mo, more heart disease. Ayan, oh. More cancer. More sleep apnea, mas matindi humilik. More diabetes, premature death. Ayan, oh. Basta mataba, bigla na lang may nangyari, di ba? Biglang di gumising. Higher risk sila for asthma and breast cancer. Maraming taba, bawal din sa breast cancer. Pati dementia, Alzheimer's disease, stroke, hirap huminga kasi malaki nga, pagod, laging hinihingal, pag-akyat ng dalawang palapag, pati cholesterol tumataas. Yan ang problema natin kung mataba.
Ito, sakit ng mayayaman. Pero kahit may ibang mahirap din, eh, kung unhealthy din yung kinakain. So yan po, sinasabi ko. Konting crunch. Ito, mga stretches yan, eh. Knee to chest, eh. May tulong din. Kailangan, nag-i-stretch din tayo. Ba't tayo kailangan mag-stretch? Kasi pag hindi, pag tumatanda kasi, sumisikip yung mga, ano natin, muscle, o. Dati yung range hanggang dulo, di ba? Yung paa, kaya natin abutin. Ngayon, pag tumatanda, hindi na maabot. Paano nga sumisikip eh? Tumitigas from injury, from aging. Kaya kailangan natin itong mga stretching. Itong bridging, okay rin to. Hindi naman ito ganun kahirap. Ayan. So, tinataas mo yung puwet mo. Pwedeng 2 seconds for 10 times. O pwede gawin mong, hindi lang 2 seconds. Kung kaya mo 8 seconds, mas maganda. Medyo mataas. Para tumigas ng mga muscles natin, pati yung tiyan. Bakit mahirap magpapayat? Una-una, tumatanda. Okay? Pag tumatanda tayo, mabagal ang metabolism. So, yung dating kinakain nating dalawang plato, nung bata tayo, bali, wala, hindi tayo tumataba. Ngayon, pag may edad tayo, pareho pa rin dalawang platong kain, dalawang platong kanin ng kinain natin, tataba na tayo kasi nga mabagal na ang galaw eh. Bakit mabagal ang galaw? May arthritis na, masakit ang likod, hindi na makagalaw, hindi na tayo ganun kaliksi. Kaya less calories na ang kailangan natin kainin. Mas matanda, less food pero more protein. More protein para more muscle. So, pag tumatanda din, muscle loss. Diba? Tulad na sinasabi ko sa inyo, above 50 years old, may sarcopenia, lumiliit ang muscle, naglalaylay dito, pati dyan, lumalaylay. Paano yung muscle humihina eh? So, yan, may muscle loss, kaya rin tumataba. Kasi hindi na natin nababurn yung calories. Tingnan mo yung mga athlete, yung mga boxer, na talagang laki-laki ng muscle, mga marathon runner, talagang maraming muscle. Kahit kumain sila ng dalawang platong spaghetti, oh, kayang-kaya, eh. Hindi tumataba eh. Nababurn nila eh. Kaya tayong kulang sa muscle, mas konti kakainin. Kaya we have to build more muscle. Kailangan natin ng konting weights. You know. Pag mabagal metabolism natin, above 40, above 50, wag na masyadong yung mga crash diet, yung biglang hindi lang kakain isang araw kasi na-guilty, maraming kinain. Wag naman biglaan, masama din. Ang biglang diet, yung talaga hindi kumakain, pwede magkaroon ng gallbladder stones. Ma-ulcer ka pa. Kaya ang pagkain, more bawasan, more high protein. Ano, isda, itlog. More high protein ipalit mo. Kasi more protein, kailangan ng muscle. Yung biglang tatakbo ng malayo dahil tumataba, wag din. Dahan-dahan lang yung pag-increase ng exercise. Kasi pag binigla mo yung takbo, binigla mo yung biking, ay paano ka napilay ka? Pag napilay ka, di 2 weeks ka baldado. Diba? Lalong mahirap, lalong di ka makakagawa. Paano kung sumakit ang tuhod mo? 2 weeks ka hindi makatayo. O sumakit ang likod mo, di lalo ka lang tataba. So, increase exercise slowly. Ayun, no? Lakad lang. Oh. More exercise, more high protein, at lagyan ng weights pa konti-konti. Okay? Huwag yung biglaan. To reduce belly fat, more weights, more exercise, more aerobic. Sa may edad, di ba, Doc Lisa, yung mga dancing, Zumba, pwede yan. Pero ako gusto ko talaga walking. Eh. Walking. Ito ang proven ways to lose belly fat. Ito, napatunayan to ng siyensya. One is more fiber-rich foods. So, ang pinakamagandang pampataas ng fiber ay gulay. Gulay kasi, low calorie ang gulay, low glycemic index, hindi masyado tataas ang blood sugar mo yan. Kahit anong gulay, kangkong, mga talbos, broccoli, asparagus, spinach, cauliflower, cucumber, pepino. Sa prutas, may prutas na okay, may prutas na hindi okay. Sabi ko nga, apple, pear, strawberry, pwede po yan. Fiber rich, mga whole grain, brown rice, mga wheat bread, oatmeal, pwede yan. Okay? Anong iiwasan? Iwasan yung carbohydrates, yung kaning puti, only rice, only bread, eh, no? Konting bawas. More protein. Anong more protein? Itlog, lean beef, lean chicken, eh, no? Konting seafood, shrimp, eh, no? Eggs, eh, no? Pwede yan. Konting mani. Mani pwede rin, sandakot.
avoid sugary drinks. Ito talaga nagpapalaki na dyan. Diba? Tubig lang ang pwede sa atin. Huwag na itong mga sugary drinks. Alam nyo na yung mga sugary drinks and exercise more. Ito talaga proven na to reduce belly fat, reduce obesity, makaiwas sa halos lahat ng sakit, maiiwasan mo dito eh. Para maging healthy tayo, tatlo ang kailangan, di ba? Exercise, diet, at may pangatlo, sleep. Ito pinakamadali, di ba? Mahirap mag-exercise, mahirap mag-diet, kaya daanin natin, dapat maganda tulog mo. Kasi pag puyat kayo lagi, puyat sa trabaho, puyat sa kakaisip, puyat sa stress, lalo kang magkakasakit. Kasi pag matutulog ng mahaba, diyan naghihilom yung muscle natin, diyan naghihilom yung puso, yung katawan, yung utak, diyan tayo nare-relax sa tulog, diyan bumababa ang blood pressure. Diba? Tsaka pag tulog ka, hindi ka makakakain, di ba? Yan ang pinakamaganda. So, tulog, same time every night, gawing tahimik at kalmado ang kwarto mo, huwag kumain 3 hours before bedtime. Kung ang tulog mo alas 10 ng gabi, 7 p.m. ang huling kain. You know? Exercise, diet, and sleep. Sleep is important to lose weight. Stress. Bawas stress. Kasi pag na-stress tayo, kakainin natin lahat ng fast food. You know? Stress eating yan eh. Diba? Pag na-stress, hindi gano'ng minom ng tubig. Hindi nagbe-breakfast. You know? Lalong na-stress, lalong tataba. Lalong magkakaroon ng belly fat. Mas maganda. Pero, kailangan mo pa rin naman ng kanin. Tulad ng sinasabi ko, di ba, ito healthy plate, yung plato natin. Pag ito plato natin, kalahati dapat gulay. 1/4 doon ng plato natin, nandun yung kanin or yung tinapay. 1/4 yung lean meat. Pwedeng isda, pwedeng itlog, pwedeng karne, pwede po. Ayan, no? Soft drinks talaga kalaban natin. Isang basong 12-ounce na soft drinks, may 12 kutsaritang asukal. Ayan, no? 12 teaspoons of sugar. Parang uminom ka na isang basong tubig, lagyan mo ng 12 teaspoons of sugar. Ganong karaming asukal ang nilalagay sa soft drinks para magkalasa siya. Kaya ganun siya katamis. Pareho yan, eh. Pareho ang ilalaki ng tiyan natin sa isang platong kanin na busog ka naman kaysa isang soft drinks na hindi ka rin mabubusog. So, dagdag calories, dagdag laki ng tiyan. Kahit diet soda, hindi rin po maganda. Kahit walang calories. Pati iced tea, matamis din yan. Energy drinks, calories pa rin. Huwag na yung matatamis na nasa lata kasi ang daming added sugar lang yan. Coffee, black coffee, yung ano lang, tea lang na non-caffeinated, pwede. Pero pag nilagyan mo ng maraming asukal at gatas at whipped cream ang coffee. Ibang usapan na yun. Ice cream na yun. Alak din, babawasan. Kasi nakakataba. Beer belly, di ba? Beer, para ka na rin kumain ng isang platong kanin. So, ito yung nagpapataba sa iyo na hindi mo lang alam. Water lang pinakamaganda. Water to lose weight. To lose weight, drink water. Lemon water, calamansi water, okay lang yun. Tsaa, pwede rin. Black coffee, pwede rin. Ito lang pinaka-favorite exercise ko para sa senior, lakad. Kala nyo lang ha, simpleng lakad. Pero yung mga doctors, mga pulmo rehab specialists, ito ang recommended nila. Pag meron kayong COPD, mahina ang baga nyo, lakad lang daw. Pag mahina ang puso mo, may heart failure, medyo stable na heart failure, lakad lang. Kasi pag lakad ka ng lakad, halos buong katawan ng muscle gaganda. Ayan o. Unang-una, pati leeg mo, yan, mas maganda posture mo. Gaganda circulation sa puso, gaganda circulation sa utak, mas tatalino kapag gaganda posture mo. Mag-straight ang back mo. Pati tiyan mo, magkakamuscle konti kasi lakad eh. Ang daming benefits ng walk. Maganda pag senior, lagi naka-rubber shoes. Pag senior, gusto ko naka-rubber shoes. Mas stable. Ayan, ang daming benefits ng walking. Ayan, swing mo pa yung arms mo. Sama mo yung swinging. Oh. Okay? So, sana po nakatulong tong video ko sa inyo. Salamat po.